Apat na araw bago ang undas, tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga puntod sa Manila North Cemetery. May live report si Bon Aquino. Bon? Yes, Susan, handang-handa na nga ang Manila North Cemetery para sa pagdagsa ng ating mga kababayan sa darating na undas. Madaling araw pa lang, naghahanda na ang mga nagtitinda sa loob ng sementeryo. Sa loob, makikita ng nakasetup ang mga tindahan ng mga bulaklak at pagkain. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, ngayon ang huling araw ng paglilinis ng puntod. Magkakaroon naman ng banal na misa sa November 1 sa Circle Ground ng sementeryo para ipagdasal ang mga yumao. Nakapwesto naman ang CCTV camera sa ilang kalsada upang mamonitor ang lagay sa loob at entrance ng sementeryo. Paalala naman ng pamunuan ng Manila North Cemetery, simula mamayang hating gabi hanggang November 2 ay ipagbabawal ang pagpasok ng lahat ng uri ng sasakyan sa loob ng sementeryo. Bubuksan naman ang exit ng Gate 2 at 3 sa kahabaan ng A. Bonifacio Street sa November 1 simula alas 10 ng umaga. Tulad ng matagal nang ipinatutupad tuwing undas, bawal po ang pagdadala ng baril at matutulis na bagay tulad ng kutsilyo, ice pick at iba pa. Bawal din ang pagdadala ng mga alagang hayop, maingay na sound system at mga flammable na bagay. Bawal din ang pagdadala ng anumang inuming nakakalasing o di naman kaya ay ang pagsusugal sa loob ng sementeryo. Inaasahan naman na sa October 30 o 31 ay maglalagay na ng mga help desk dito sa sementeryo para umalalay sa ating mga kababayang dadalaw dito sa Manila North Cemetery. Sa October 31 din magsisimula ang unang hirit serbisyong totoo booth, ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Hatid po ng unang hirit ang libreng water refill, charging, name tags para sa inyong mga chikiting at mga bulaklak. At para iwas kalat, pwede nyo rin na ipagpalit ang inyong mga plastic bottle na idodonate naman namin sa Tsuchi Foundation para gawing silya at kumot. Ang serbisyong totoo booth ay tatagal hanggang November 2. Susan, panawagan naman ng pamunuan ng Manila North Cemetery no, para doon sa ating mga kababayan, sumunod na lamang po sa mga naturang patakaran upang hindi na maabala sa pagunita ng undas. Susan? Maraming salamat, Bon Aquino.